Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, May 10, 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay umiiral pa rin itong easterlies o yung mainit at maninsang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko dito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At dahil pa rin dito, inasa natin na dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging mainit at malinsangan pa rin yung panahon at mataas yung mga thunderstorm, yung chance ng mga thunderstorm activities sa hapon at sa gabi. Samantalang yung frontal system na nakaka-apekto nung nakaraan dito sa may extreme northern Luzon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Magamat meron tayong namamataan na cloud formations dito sa may Philippine Sea, kung saan maaari itong axis ng shear line, kung saan ito ay magpapadala sa mga thunderstorm activities sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon. At sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure areas, loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa mga susunod pang mga araw, asahan natin na magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsang na panahon na may mga chance lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakhang Luzon, inaasahan natin na magiging mainit at malinsangan pa rin yung ngayong panahon at may mga chance pa rin ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. At mas mapapadalas nga yung mga thunderstorm activities sa may bahagi ng Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at sa ilang bahagi ng Bicol Region dahil sa axis ng shear line na sa ngayon ay nasa karagatan na sa silangan ng Luzon. At ang agwat ng temperatura sa Lawag at Tuguegarao ay maaaring umabot ng 34 degrees Celsius, sa Baguio City 17 to 26, sa may Metro Manila, Legazpi, Calayan Islands at sa may Puerto Princesa, agwat ng temperatura ay nasa 26 to 33 degrees Celsius, at dito naman sa may Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng panahon dito sa Visayas at Mindanao sa buong maghapon, inaasahan din natin na magpapatuloy mainit at malinsang ang panahon at may mga chance lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms at ng easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 27 to 32, Tacloban 26 to 33, Cagayan de Oro 25 to 32, sa may Davao City, 26 to 34, at sa may Zamboanga City naman, 25 to 35 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa, malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot dito sa may extreme northern Luzon kung saan maaaring makaranas sa katamtaman hanggang sa matataas na alon, samantalang sa nalalabing baybayin ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman na alon lamang ang mararanasan sa buong maghapon. At para naman sa ating 3-day weather outlook para sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maliwalas pa rin yung panahon. Generally, mainit at malinsangan, lalong-lalong sa tanghali at sa hapon, at mataas yung chance ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. At dahil nga wala tayong minomonitor na low pressure area o anumang weather systems na maaaring magpaulan sa mga susunod na mga araw. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio City, 16 to 26, sa may Legazpi, nasa 26 to 32, at sa may Metro Cebu naman, 26 to 32, at sa may Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:30 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:15 ng gabi.